out sa mga tingera natin, mga pagpalang gabi. Shout out sa mga OFW natin sa iba't ibang bansa. Ingat kayo mga bro, sis dyan sa mga iba't ibang bansa. Mga OFW natin, ingat po tayo. Mapagpalang gabi sa lahat, sa mga bagong subscriber. Mapagpalang gabi, shout out. Shout out sa lahat-lahat. Shout out sa mga nag-comment sa aking mga video. Saludo po ako sa inyo at nagpapasalamat. Bago natin umpisa ng usapang ito ay disclaimer lang po. Yung video ito ay para lamang sa mga naniniwala, sa mga anting-anting or agimat. Kung kayo po hindi naniniwala sa ganitong usapin ay hindi po naman kayo pinipilit at pag-skip na lang po sa video ito. At panoorin yung sarili nyong video na nababagay para sa inyo. At huwag na lang po mag-iwan ng masamang komento. Bilang respeto na rin sa aming mga antingera, antingero. So, nagbabalik po ulit. Gagawa po tayo ulit ng video. At sasagutin ko muna yung tinanong sa akin ng isang tagapagsubaybay, isang subscriber. Yung tinanong niya ay tungkol sa gabay. Yung gabay daw, yung gabay ba daw ay isang galing sa Diyo Mama? So yung sagot ko dyan, diretsong sagot ko dyan ay oo. Ay oo ang sagot ko sapagkat yung lupa ay yung bato ay galing yan sa apat na elemento. Galing yan sa lupa. So yan ay binigay ng Diyo Mama. Yung apat na elemento na yan ay ibinigay niya. At yan ay nakasulat sa Biblia. Yan ay ginawaan niya yung apat na elemento. Hindi naman ibig sabihin na kung may mga gamit tayo na agimat ay nawawala na yung ating focus sa pananampalataya sa taas. Nakakoneksyon pa rin yan sapagkat kanino ba naman tayo humihingi ng pagpabaspas sa gamit, diba, sa Diyo Mamahan? Pag binabasbas yung gamit, sino ba yung tinatawag natin? Diba yung Diyo Mamahan makapangyarihan sa lahat? Dinadaan natin siya. Dinadaan muna sa kanya bago papunta sa gamit. So yun mga gabay, yung mga mutya na yung agimat, yung mga bato, mga kahoy, mga medalyon, kagaya nito, mga medalyon, mga bakal, bato, kahoy, yan. Yan ay uri ng agimat o mutya. So yan ay mga mutya ay may sariling mga buhay at tumutulong yan sa atin pagdating sa kagipitan o pagdating sa kapahamakan. So yan, yung mga mutya o ragimat ay pinagkakaloob lamang yan sa taong naniniwala, sa taong naniniwala at sumasampalataya sa Diyos Ama. Sapagkat kung sumasampalataya tayo at nananalangin tayo, iniregalo niya yan sa atin. Binibigay niya sa atin yung regalo bilang isang regalo sa atin. Sapagkat sinubukan ko na yan mga kamutya. Pag nanalangin ako at nagdarasalay, binibiyayaan niya tayo ng gamit. Ng gamit na magamit natin pang depensa. Kaya nga sabi niya, yung boses niya ay ang espada. Ang boses niya ay ang espada. At ang katawan niya ay ang kanyang kalasag. Ay ang kalasag natin, yung katawan niya. So, malinaw na nanggaling mismo sa Biblia, doon natin kinuha yung kakayahan o kapangyarihan na ibinigay ng Diyos Mamahal. So, kailangan natin tuklasin at alamin base sa nakasulat.
So, mga kamutya, mga kantep, yung mga gabay ay ibinigayan ng Diyuman. Binigayan niya upang tayo'y protektahan dito sa lupa. Upang mailigtas tayo mula sa kapahamakan. Upang maligtas tayo sa oras ng sakuna, upang hanip. Kasi tumatawag tayo sa Kanya sa pangalan ni Jesus at sa pangalan ng Diyom Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kamutya, ay yung sagot ko dyan ay oo. Oo yung sagot ko na yung gabay ay ibinigay ng Diyom Amang. Ngunit kailangan natin manampalataya at manalig sa taas. Pag manalig tayo sa taas at sumampalataya, yung Diyom Amahan ay nagbibigay doon sa gabay ng misyon. Binibigyan niya ng misyon yung gabay upang protektahan ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang sino mang nananalig sa Kanya. At binigyan niya yon ng inutusan niya na yung gabay na yon ay hindi ka iiwanan at ika'y iligtas mula sa kapahamakan. Yun ang iutos niya dun sa gabay, sa mabuting gabay, upang ika'y iligtas. Sapagkat ang isang tao na nananalangin at sumasampalataya ay kanyang iniligtas mula sa kanyang kautusan. Inuutusan niya yung mga gabay na mabuti para ika'y protektahan at yung gabay ng medalyon, yung mga arkangeles. Inuutusan niya yung mga arkangeles na bumaba at iligtas ang kanyang mga sakop, yung mga taong naniniwala at sumasampalataya sa kanya. So, kaya nga tayo nagdadasal at nanalangin tayo at binibigyan natin ng buhay yung mga medalyon. Binibigyan natin ng lakas o binibigyan natin buhay para siya ay magkaroon ng buhay at pagkalooban ng mga berdudes. So, doon tayo sa taas humihingi para pagkalooban upang basbasan yung gamit para magkaroon ng buhay. So, siya pa rin yung dinadaanan pa rin natin yung Diyom Amahan papunta sa gamit natin. So, mga kamutya, mga kanter, ang mga lahat ng ito ay nanggagaling sa Diyom Amahan. Kaya naniniwala ako yung mga gabay ng mga medalyon, mga arkangeles, mga gabay ng mga bato, kahoy, ay ibinigay ng Diyom Amahan sa sino mang sumasampalataya, sa sino mang nananalig sa Kanya. Kaya mga kamutya, tingnan nyo yung mga poder natin, mga pagod. Ginagawa nating bakod o poder, yung paternoster, yung credo, yung anima Christi, yan mga poder na binibigay natin, yung sinasambit natin. Yung panalangin na yan ay mga panalangin papunta sa Diyom Anak at sa Diyom Ama. Lahat ng mga yan, mga kamutya, ay nakasulat din sa Biblia. Pagtapos natin magbakod, binibigyan natin ng orasyon, papabuhay sa mga orasyon. Pagtapos nun ay binibigkas natin yung pampabuhay sa mga medalyon. So, binubuhay natin yan sa pamamagitan ng pagbakod o sa pagpopoder. So, yun yung sagot ko sa nagtatanong. So, ang advice ko lang ay sipagin natin yung pagdadasal sa Diyom Amahan makaparehan sa lahat. Kailangan
patibayin natin yung pundasyon. Yung pundasyon ng pagdadasal at pananampalataya. Kung tayo nag-umpisa pa lamang sa pananampalataya ay magbakod o magpuder muna tayo para sa ganoy ay lumakas yung espiritual ng isang tao. Kailangan ng masipag at pagkaroon ng pasensya at tiyaga. Tiyaga-tiyaga lang po sapagkat sabi nga nila, kung may tiyaga ay may ilaga. Kailangan lang natin na yung maging totoo lang tayo sa sarili natin, maging totoo tayo sa pananampalataya at pananalig. At hindi natin pwede lalaruin yung isang bagay. Kailangan galing dito sa puso natin, isa puso natin at isa isip natin yung panalangin. At manalangin tayo ng time-time na may kasipagan. So yun lang yung payo ko sa inyo mga kamutsa-makakarakter. At sana naman ay maintindihan ninyo. At sana naman ay may natutunan kayo sa aking sa ating usapan ngayon. Hindi ko naman kinukuha pa yung ibang mga tingero sapagkat ito ay nakuha ko lamang sa mga matatandang mga antingero na malawak yung kaalaman. So kung ako kasi mga kamutsay, mahilig ako magkipag-usap sa mga matatandang antingero. Hindi ako sumasama sa mga kaedaran ko. Masama ako sa may kaalaman. Sa mga antingero na matatanda sapagkat doon makakakuha ka ng mga idea o kaalaman. Yun lang yung payo ko mga kamutsa. So ipapakita ko sa inyo mga kamutsa ngayon. Ito ay bawal sa mga bata na panoorin. So ito ay maselan o delikado. So patnubayan po yung mga anak ninyo kung nanonood man ngayon at patnubayan yung mga anak ninyo. Parental guidance ito para sa mga bata. So yung ite-testing natin mga kamutya ngayon ay yung bagong gawa ko na isang lignum bakal na idinikit ko yung recipe ko. So yun mga kamutya, yung bagong gawa ko. Susubukan natin sa kabal. Subukan natin kung may kabal nga ba siya sa pamamagitan sa pag-testing ng paghiwa sa ating kamay. So patnubay lang sa mga bata, gabayan yung mga anak ninyo at ito'y bawal para sa mga bata. So ito mga kamutya, yung kutsilyo ay bago itong bili. Yan. Titingnan nyo mga kamutya, bagong bili yan. Hawakan niya, bagong-bago yan. So ito, kagaya ng ginawa ko sa itak, ay ito ay ipatalimin din natin ito mga kamutya o kiskisin natin dito. Kasaay natin. Matalim na to mga kamutya, pero asahin pa natin para sigurado. Okay mga kamutya, subukan natin dito sa itong kamatis. Ganyan na po. Ganyan po. Patalim niya mga kamutya.
itatalim yan, mga kamutla. Pinakita ko naman sa inyo. Yan. Yung lignum bakal at yung crispy ko. So, subukan natin, mga kamutla, sa kamay natin. Kailangan po matindi yung panalangin at huwag niyong gayahin ito, mga kamutya, sapagkat napakadelikado nito. Tingnan niyo, mga kamutya. So yun, mga kamutya, at pinakita ko sa inyo yung kabal. So yun, mga kamutya, sipagin lang natin yung ano natin, mga kamutya, at magkakataglay din tayo, mga kamutya, ng kabal o bertudes. So yun, mga kamutya, at tingnan nyo po, at namula lang po yung katawan natin. At walang sugat. Yan. Tingnan nyo, mga kamutya, yung kabal. So yun lang, mga kamutya, at ito po yung bisa po, mga kamutya, ng dignum na may taspiko. So ang payo ko lang ay sipagin lang yung pagpo-poder para mapagana yun nyo yung orasyon. At pag nandiyan yung sa inyo yung orasyon ay sisiguraduhin ko sa inyo ay mapapagana nyo yan, mga kamutya o mga kanter. So hanggang dito lang at mapagpalang araw sa inyo.